So we are back again, guys, dito sa Video Log TV. So for today's video, ayan, abangan na naman nga tayo, mga labutids, ng mga ibon natin. So ngayon, madami-dami aabangan natin, mga labutids, dahil naisalin na nga natin finally yung mga winter warrior natin dahil kaya na nilang lumipad. So ngayon, ang magiging labanan, mga labutids, is parang ubusan lahi sa mga kalabati natin. So lahat ng makaka-uwi, it means magagaling sila, malalakas yung homing nila. Then lahat ng hindi makaka-uwi, isa lang ibig sabihin ng malapatids, mahina sila, hindi pa nila, hindi nila deserve sa atin, malapatids. So mamaya titingnan natin kung ilan yung hindi makaka-uwi at ilan yung makaka-uwi. Pero bago lahat, kung baka pa lang sa YouTube channel, huwag mo nakalimutang mag-like, share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa masusunod pa nating video. So, kung sino-sino nga pa yung makaka-uwi, mga labutids, alamin natin. Tara! Okay, mga labutids. So, yan. Alang update dito sa breeder section. Ganun pa rin. Hindi pa rin umiitlog yung sa baba. Then, dito kay David White, dalawa na itlog niya nung pang ano. So, yan. Binukas ko na ilaw dun para mamaya hindi na sila bulanggaw. So, sa mga susunod na araw, mayroon akong good news about kay David Dwight, mga labutids. Pagka na lang nagawa na namin yung project na yon. So, doon ko na lang a-announce sa inyo, mga labutids. So, ngayon, pasok tayo sa ano pa, tingnan kung may naka-uwi na ba. So, ang sinali natin. Okay, yan, mga labutids. So, pasensya na, biglang naghinto. So, nag-alarm yung cellphone natin. So, back to the business, mga labutids. Ang sinali natin is 8 nga. Which is si B1, B2, B3, B4, B5, si Batek, si Ampon, at saka si ano, labutids, sino ba yung isang checkard? So, nalimutan ko isang pangalan ng checkard eh. Ayun, si Blue, mga labutids, si Ampon at saka si Blue. So yan, yung mga naiwan na natin si Taal at saka si Kidlat dahil masyadong mga malalas pag sinabi ko naman nakahapon yun sa video natin na yun na nga lang isasali natin. So bali ang magiging labanan ngayon, mga labutids, is parang style ubusan lahi. So sa ibon natin, pagka silang lahat nakauwi ng maga, it means dito lang sila. So deserve nila ang pakainin natin. Pero pagka umuwi sila ng tanghali, mga labutids, titingnan natin kung ba i-alis na natin sila. So, parang ang mangyayari, dalawang race, pagka ganun yung ginawa nila sa dalawang training na yon, sa dalawang laban na yon. So, pagka pa lagi silang late umuwi, sasama na natin sila sa iaalis natin, mga labutid. So, ngayon, hindi pa natin makukumpirma talagang pagka mabagal silang umuwi dahil nga basal, mga labutid. So, sa pinyahanda nga pala yung kakagisan, so 23.37 kilometer yata, mga labutids, kung di ako nagkakamali. So, ito. So, yan, mga labutids. So, dyan hinagis yung, ayan yung air distance, mga labutids, 23 kilometer yata sa pagkakaalala ko. So, ngayon, mga labutids, akit na tayo doon sa bubong para makapag-abang na tayo. So, akit na tayo doon, mga labutids. Let's go! Okay, mga labutids, so, yan na isa natin. So kanina pa ikot-ikot to eh. Ayaw nang bumaba. Ayun. Yo. First class natin, mga labutids. Lahi na kay Tito G yan. So lalabas sa screen yung linyada. Ayan, nalimutan ko yung line nito, mga labutids. Pero kahapon yung kapatid niyan doon sa Hacienda Loop is first bird din ng Tito natin. So time check. 7:45. Ay, 7:47. Ayun, pasok pa agad. So, ito. Pwede natin ipuling tong isa na to. Dahil po, pasok ka agad. So, si ano yan, mga labutid? Si Ampun yan. So, naka... Ano yung ring yan? Tawag ko si Don. Hindi yan yung naka-special ring natin, mga labutid. Isa yung naka-special ring natin. So, dalawa yung checkered natin, mga labutid. Isa nga yan at saka si ano, si Zeus. Ayan, nalilito. Uy, pumihit ka. Pagod na, mga labutids. Hindi na alam yung daan. Doon dumadaan, no? Uy, umangat ka dyan.
Di na niya alam ipapasok. Nako. Ayusin ko na yung ano natin na yan, wala ba tisyo, anti-overfly natin na yan. Pipix ko ng nakababa din, dudugtungan natin landing board, ayan tulad niya no. Uy, ilang daan dyan. Ayan, buti ala pa iba natin. Umakit ka dyan, huwag ka dyan. Alang daan dyan. Nalito siya, ala ba tids. Pero kanina pa umiikot dito yan. Kala ko, hindi sa atin dahil hindi nga bumababa ka agad. Hindi yan, nakita ko bumalik ka agad. Uy, huwag ka dyan. Ayan, bumaba ka dyan. Medyo bugawin natin, mga labatids, dahil wala naman tubig sa loob, mga labatids, kaya okay lang yan kahit makapasok sila kagad. So, tinaob nila kagabi yung tubig, mga labatids. So, ayos, hindi na natin pinoblema inano ngayon. So, siguro mga ano yung kilis, mga labatids, 7 pataas. Dahil, ngayon lang dumadaan yung mga kalapate, nakasabay ito sa first batch, mga labatids. So, titingnan ko mamaya kung ano yung possible na speed siguro nito. Ayun. Baba. Pasok, pasok. Pasok. Ayan. So, dami ng dadaanan, mga labatids. So, isa siya sa unang napadaan natin. Ayan, dyan. Ayun. Pasok, pasok, pasok. Okay, mga labatids, meron na tayo first clacker. Layo nung sa asyenda. So, kahapon yan din yung first bird niya. So, update ko kayo ulit, mga labatids, pagka may dumating pa. Okay, mga labatids, second bird natin, ayan. Ayun, sorry mga labatids, naghinto. Nag-back yung cellphone natin, sayang. Hindi natin naabutan yung mismo landing niya. So, sino to? Hindi ko kilala kung sino yan, mga labatids. Oras is 8:09. Tagal. Hindi ko alam kung matagal dahil hindi ko alam yung release, mga labatids. Pero nagsilagpas to. Lumagpas yan, mga labatids. Galing sa duol, sa likod natin yan. Galing dito yan, mga labatids, sa hacienda lop. Lumagpas. Then na ito ko siyang bumabalik, mga labatids. So, nung pinituan lang natin, doon lang siya bumaba. Nag-fly. Ang problema, nag-back nga yung cellphone. Sayang. Hindi natin inabutan yung mismong dapo. Pasok! Pasok! Sino? Rumirekta sa landing board ng alawa tids. Okay, alawa tids. 2 out of 8. Ala pa yung iba. So, meron na tayong dalawang pauwi sa walong hinagis. So, ang kunat ng padaan ako dito, mga labatids. Wala ako halos na papadaan, pero maganda na may panahon. So, di ko alam kung ano oras rinilis. So, mamaya check ko kung ano oras rinilis, mga labatids. So, dalawa pa lang ay pauwi natin. So, siguro si, ano yan? Si B3. So, titingnan ko lang saglit, mga labatids. Pupunta lang ako doon saglit. Okay, mga labatids. Second bird natin. So, yung third bird pala natin yan. So, yung second bird natin, mga labatids, si ano yun? Si 95. Kapares ni ano yun? Kapares ni Taal. So, ito si special to, mga labatids, si Justo. Naka-special king natin. Ayan, may kasunod siyang red bar. Mukhang si Arto. Ayan, dalawa silang checker. Then, may isang red bar. Ito na. Ayan, di makadapo na ilang sa atin eh. So, upo lang tayo eh. Problema sa ibon natin. Hindi sanay ng may tao sa bubong. Kanina, malayo tayo. Di tayo makalayo ngayon. Dahil lahakbang pa tayo. So, antayin lang natin siya. Ito, daan-daan. Asa na? Ayag focus. Ayan na. So, di makadapo, mga labatids. Andito tayo. So, kala ko si, ano yung red bar? Si di... Ayan, mga labatids. So,
So third bird natin si ano? Kapatid ni Kidlat, mga lapatids. Si ano? Si Zeus. So yung kapatid ni Kidlat yan. Pasok, pasok! Pasok, pasok, pasok! Ayan, hindi sila sanay nang may tao dito sa bubong. Ayan, di ba? Pasok, pasok, pasok! So kapatid na kapatid ni Kidlat yan, malapati siya, no? Halos may hawig kay Kidlat. Ayan, so uwi niya is 7:10, ay 8:10. Okay, malapati. So third bird natin, 8:10 umuwi. So yung second bird natin, malapati, si number 95 yon, si B3. Kapatid ni, ano, ni ay kapatid. Kapares ni Taal, malapati. So yun yung kapares ni Taal. Okay, malapati. So update ko kayo kung sakaling may dumating pa ulit. Okay, yan, malapatid. So, bumaba na tayo dahil mali-late na tayo sa school, malapatid. Actually, late na tayo nyan. Hindi na tayo magpapalit na sobra, malapatid. So, yan. Kita nyo naman, malapatid, ang daming nawala, ang daming naiwan sa ibon natin. So, out of 8, tatlo lang yung pauwi natin. Aww. Laban daw, agdag doon. So, nag-tip na tayo dito, malapatid, ng head cell. Eto. Kapayas nga ni Taal, malapatid, sa ano. Kaya may motivation siya umuwi. So, ganun talaga, malapatid. Kasama, sinasabi ko naman kada race natin yan. Kasama talaga sa race yun, malapatid, yung hindi ka uuwihan. Pero ayos yun, ayos na pinaitan nila yung performance sila. So, it means yung tatlong naka-uwi nito, ito lang yung mga deserve sa atin. So, sila lang yung matitibay, malapatid, dahil kung di nga natin sila isasali is hindi nila makikita. Sinasabi ko naman kahapon na hindi nila mapapakita yung tunay na galing nila. So, it means lahat ng maiiwan na yan, malapatid, is it's either na ibenta natin kung makaka-uwi sila or tingnan natin sa susunod na race kung gano'n pa rin gagawin nila. So, bali, hintayin natin sila hanggang mamayang hapon. So, sa susunod na race, pagka gano'n pa rin ginawa nila, 100% lahat nung hindi makaka-uwi ng maaga is ibebenta natin, malapatid, dahil magiging palamunin na nga lang sila dito, malapatid. So ganun lang yun. Ayan, wala naman nagsitukod sa ibon natin, yung mga nilaho natin. So ayun, naalala ko na yung linyada nun, malapatid, yung first bird natin. So sa Hegao Line cross ng Taiwan, malapatid. So kapatid nung first bird lagi ni Tito G yan. So di ko alam kung ano yung possible na speed niya. End na nga natin video dito, mga lapatids, dahil late na tayo, then mukhang may dumating pang isa dahil may kumalabog sa bubong. So, meron ba? Wala, kala ko meron, mga lapatids. So, ayan, end na natin yung video dito, mga lapatids, dahil late na nga tayo. So, papakainin ko na lang tong mga to. Ayan, nagsisiinom na sila. So, with head cell yung tubig nila, malapatids. Kasi, hindi na tayo nagbigay na electrolytes dahil nagbigay nga tayo kahapon. Okay, malapatids. So, sa masusunod na video, i-update ko kayo kung may malalagbag man ba. So, umuwi. So, as of now, tatlo na ipauwi natin sa out of 8 na nilaho natin. So, hindi natin kasalanan yun na kasalanan ng ibon niya, malapatids. Bahala sila kung hindi sila uuwi. So, it means hindi sila deserve dito. So, hanggang dito muna to, malapatids. Update ko na lang kayo sa mga susunod na video natin. So thank you for watching this vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa masusunod ko pang video. Okay, malapatids. So update ko kayo kung sakali may makaka-uwi pa. Bye-bye. Okay, malapatids. So habol lang natin bago i-end. So yan, wala ng tripod yung cellphone natin. So kanina may naka-uwi pang isa, may nakahabol pa, malapatids, which is ito, si B2, si number, 96, malapatids, kapares ni Kidlat yun. So, wala na tayong tripod, kaya medyo malapit na. So, 4 out of 8, naka-uwi natin, malapatids, yan, hanggang ngayon tanghali, wala na. So, yung si number, si B2 na yun, malapatids, naka-uwi ng, siguro 9, kasi pa-uwi na rin ako nun, malapatids, umuwi na rin ako nung 8:30. So siguro mga 9 pataas is umuwi yung isa na yon. So nabigla, malapatid. So okay lang yon. So
Ayun nga, hinabol ko lang mga labatidso. Endan natin tong video. Okay mga labatidso, yun lang nga. Tapat nakauwi natin sa walong hinagis. So, bye-bye.